Magandang araw mga tol, may ibinunyag sa atin ngayon ng isang batikang journalist na si Sir Chino Trinidad na suhulan umano para pagandahin ang imahe ni Casimero. Aba, totoo ba ito? Oscar de la Hoya inamin sa interview ng Fight Up TV. Wala pa daw kontrata sa laban ni Ryan versus Tank Davis. Pero nagkasundo na daw ang dalawa sa term and condition. Konting detalye na lang ang kailangan at magkapirmahan na agad ng kontrata. Ito daw ang biggest fight sa bagong taon at inaasahan ni De La Hoya na ma-finalize ang laban sa buwan ng April. Ibig sabihin mga tol, kung kasunduan lang ang meron kay Tank at Ryan at wala pang kontrata, baka mapurnada pa ang nilulutong laban. Malayo pang April, baka sa bandang huli biglang magsipulasan. Madali lang kasi umatras kung walang kontrata. Parang mag-asawa lang yan na walang marriage contract, pwedeng kumalabit sa iba. Katulad sa nangyari kay Spence at Crawford, binalitang kasado na lahat dahil pumayag si Crawford sa lahat ng kondisyones. Pero biglang lumaban kay David Abanesian. Kaya naiwan ngayon si Errol Spence na walang pang Christmas. Kaya antayin na lang natin na matapos ang laban ni Tank Davis sa January 7 kontra Hector Garcia. Sa ibang banda naman, isang undefeated na tumalo kay Romero Duno via knockout. Hinahamon ngayon si Tank Davis. Ito si Frank Martin, may bagong kartada na 17 wins, 12 KOs, walang talo. Matapos niya talunin ang isang Dominican undefeated na si Michelle Rivera, biglang nagamon si Frank Martin kay Tank Davis. Impresibo kasi ang performance ni Frank Martin kontra Michelle Rivera. Pinabagsak niya ang kalaban sa round 7 at tinalo niya ito ng malinis na walang bahid ng korupsyon. Kaya malinis na unanimous decision ang nakuha sa bullpen ng hurado. Ngayon gusto agad ni Frank Martin na labanan si Tank Davis at si Devin Haney, isama na rin si Ryan Garcia. Talagang matindi itong bata ni Errol Spence. Gusto niya agad sagasaan ng malalakas sa lightweight. Samantala may sagot naman agad si Tank Davis. Pagkain lang daw si Frank Martin. Siyempre hindi rin nagpapauli si Shakur Stevenson. Binanatan ng basher si Stevenson kaya nagbigay ng pahayag. Sabi ng basher, lahat daw inahamon ni Stevenson. Bakit hindi niya subukan ngayon si Frank Martin? Sinabi naman ni Stevenson, relax ka lang muna dyan bata. Darating din ang oras na lalabanan ko yan si Martin. Ibig sabihin ni Stevenson, ngayon palang nagpapakilala sa big stage itong si Frank Martin, kaya mamarkahan na agad ni Stevenson. Ang problema lang kay Stevenson mga tol, walang pumapalag sa kanya, kaya hanggang ngayon naghahanap pa rin ng katapat. Samantala na interview naman si Errol Spence sa ES News, kung pwede bang itapat si Frank Martin laban kay Pitbull ay sa Cruz. Sinabi naman ni Spence, walang problema kay Martin, kahit sino sa lightweight na kandang tapatan. Kung sakaling matuloy ang laban ni Frank Martin versus Pitbull Cruz, isa lang ang sigurado mga tol, pukpukan ang laban. Kung si Tank Davis naging outboxer laban kay Pitbull Cruz, sigurado maging aggressive at counterpuncher naman itong si Frank Martin. Sa ibang balita naman, panoorin ang buong video ni Sir JM Siyasat sa kanyang YouTube channel. Nasa description ang link. May binunyag si Sir Chino Trinidad tungkol sa pagsul umano sa kanya para pagandahin sana ang imahe ni Cuadro Alas. May sinabi din si Sir Chino tungkol sa pag-arte ni Rio Acajo kontra Casimero. Tinawag pa ni Sir Chino na panot at magtataho lang si Rio Acajo. Parang magtataho lang daw si Acajo na sinuutan ng gloves. Talagang prangka ang naging payag ni Sir Chino Trinidad. Ang buong detalye mga tol, puntahan po ang channel ni Sir JM Siyasat para mapanood ang buong kwento ni Sir Chino. Madali lang i-search sa YouTube, JM Siyasat. Maganda po ang naging usapan nila tungkol kay Rio Acajo at Cuadro Alas. So hanggang dito na lang muna tayo ngayon mga tol. Maraming salamat po.